Siyempre, kung mapansin, alam ko ba, pamitin din naman po ni Kong Roman, hindi man para
Hanggang patansin po natin na yung building po na ito ay nakapangalan kay ating sa ating former senator na kilalang kilalang isa sa pinakasikat na Pasiginyo, sa pinakasikat na Pasiginyo na talagang nakita natin yung kanyang legacy, no? Sa former senator na dilip dito sa Longga. Yan din ang isa sa mga napag-usapan namin. Noong July 2019 naman, pag-usapan din namin yung government. Na mula July 2019, pag mayroong mga infrastructure sa Pasig City, kalsada man yan o building, o ano pa bang mga infrastruktura, hindi na natin ipapangalan sa mga politiko. We will no longer name our projects, we will no longer name our buildings, streets, etc. after politicians. Dahil ang dami-daming mga kilalang Pasigenyo na dapat kilalanin. Dahil hindi lang po para kilalanin per se, no? Kundi ay nandito sa ating mga paaralan. Gusto natin na merong mga inihidulo ang ating mga halimbawa, ang ating mga mag-aaral, ating mga kabataan. Na habang nag-aaral sila dito, may kita nila, ay, yung sikat na tao yan, yung dati yung senador niya, dito yung panagkar, yung sikat na abogado niya, yung naging kasi sarili politiko, kaya yung mga taong nilala niya, katulad ko lang din pala na nag-aaral dito yun. Kaya meron silang magiging halimbawa, meron silang magiging role model. Hindi po nakapangalan sa mayor, nakapangalan. Hindi ko naman po sinasabi, ano naman natin, walang talaga dati, ano? Pero unti-unti, binabago natin, nilayakap na natin yung pagbagong estilo ng pag-gobyerno. And hopefully, this will be an inspiration to all of us, but especially to the next generation of leaders of Pasigenyos. Pero doon sa Longga family, maraming maraming salamat po sa pag-gobyerno sa pasala ito. And sa buong komunidad po natin dito sa Pasig Elementary School at sa buong lungsod ng Pasig, congratulations po sa ating lahat. Thank you po, Mr. Institutionalize na po doon yung scholarships and teachers para makapag-aral ng further studies at na-institutionalize na po doon yung NAIAP sa Baguio City, yung National Educators Tax of the Philippines para may continuing teacher education. Noong dumating po ako sa pagpupulong po na ng pirmahan po na yun, nandun po yung iba mga kongresista. Napag-uusapan po yung face-to-face classes. Paano po? Pero hindi lang naman po yun yung problema natin. Namingin natin, base na rin sa kahit anong report, ang problema po natin ay yung nutrisyon ng ating mga bata. Ang sinasabi po talaga nila, dapat po ay maging magandang sustenance yung mga kabataan ng Pilipinas na nag-aaral. Noon nandun po sa pagpupulong po na yun, ang lagi tinatanong sa akin, yung programa dito sa lungsod ng Pasig ni Mayor Vico at ni Ma'am Evelyn. Ito po yun. Kasi po dati, dito sa atin po, yung mga undernourished, binibigyan po yan ng supplemental feeding. Pero naman po totoo. Dati po galing sa national government ang malaking bulto nung pera na yun. Kaya hindi rin gano'ng malaki. Parang 18 pesos, something gano'n na binibigay ng national government. Inadagdagan po yun ng konti. Inadagdagan yung lokal na gobyerno. Pero yun po, nationwide po yun, hindi lang sa lungsod ng Pasig. Ang tinatanong po sa atin, bakit sa lungsod ng Pasig nagawa ng paraan na ang bawat estudyante dito sa ating lungsod binibigyan ng food pack ng local government, whether undernourished or hindi undernourished. I think matatanong po kay Mayor Vivi in the coming weeks para malaman maging best practices. Pangalawa, para lang narinigin ni Mayor Vigo, itong po dun sa distance learning, paano yung pagbigay ng mga, paano yung sa tablets, paano na-afford, matatanong lahat sa iyo in this coming few weeks. At alam ko, na ang lungsod ng Pasig ay tutulong po sa national government para yung best practices na nangyari po dito sa ating lungsod ay kung hindi man makopya sa ibang lungsod, ay kahit pa paano, equal nila kahit konti. Hindi naman ang ating nakapun. At siguro, para alam na yung Mayor Vico, sa pagpupulong po niyan, marami yung congressman na yun na hindi na po congressman. Magiging ano po sila, magiging mga mayor na po ng iba-ibang syudad, hindi lang sa NCR, pero kahit sa labas ng NCR. Ang tinatanong po nila sa atin, ano yung ginawa ng LG ng Pasig
bakit raw yung governance dito ay parang tinitingala kahit saan. Nabigyan pa nga si Mayor Ding ng award, di ba? Sa US pa yung award, hindi na naman dito. Marami sa kanila ang humihingi ng schedule. Kung may pwede raw makabisita sa City Hall, matanong raw kay Mayor Vigo kung ano yung ginawa para masigurado raw ang good governance dito sa Luzon. Para makopya po nila hanggang sa Mindanao ng mga bagong mayor ay gusto makipagpulong po. Hindi ko na lang kaya kung muna dahil mag-visit si Mayor Vigo. Pero dito po tayo ngayon para sa inauguration po na ito. Alam natin madali naman po ang infrastructure. Ang importante itong nagagawa ang good governance. Dahil ito po talaga ang pagmamalaki ng sa Pasigueño, hindi lang po dito sa atin-atin, pero kahit lumabas po tayo, talagang proud po tayo eh. Ngayon po, sila naman ang totoo eh. Kahit saan tayo pumunta, talagang pagmamalaki mo eh, na ako eh, Pasigueño, dito po ako nakatira sa Luzon ng Pasig. Sana po, tuloy-tuloy po natin ito, sayang na po yung ating momentum. At siguro, panghuli rin gusto kong mabagay, kasi center ko dito sa Longa po. Talaga naman po, naabutan ko pa po siya eh, si Senator Salonga, noong unang dating ko po dito sa Luzon ng Pasig bilang pagtakbo bilang isang kongresista. At doon pa lang po, noong panahon po na yun, bumibisita po ako kasama ni Sir Jonjo. Bumibisita po ako kasama ni Sir Jonjo sa bahay po ni Senator Salonga. At talaga po, despite the fact na national na po yung coverage niya, despite the fact na at the time po, medyo may karamdaman na rin si Senator Salonga at the time, ang lagi pong topic niya tungkol sa Luzon ng Pasig, tungkol sa good governance. Sana nga po, naabutan niya yung governance ni Mayor Vigo. Siguro po, magiging proud, magiging masaya si Senator Salonga kung saan ngayon ang Luzon ng Pasig. Kaya nakakatuwa po na nandito po tayo para inaugurate po itong Humito Salonga building. Alam ko po, hindi ito yung huling building na gagawin nila Mayor Vigo na para kay Humito Salonga. Meron pa silang nakalinya ng ibang building para inaugurate. At nakita ko po yung listahan po nila. Kasi local school board na po natin ang ipapangalan sa sina Ma'am Everett si Mayor Vigo. Nakakatuwa po talaga yung mga sunod-sunod po na ipapangalan sa iba po mga talagang pwede po natin pagmalaki ng mga Pasigueño. Nakita po natin dyan talaga na ngayon po, iba na talaga ang Luzon ng Pasig. Sana po talaga, hindi rin po natin iasa lahat sa isang tao. I'm sure pagunta rin si Mayor Vigo sa dahil may rin po nang ginagawa. Kailangan po niya talaga ng tulong po. Kailangan po niya ng kahit pa paano po yung mga advice po natin. Sana po hindi tayo magsawa. Alam po si Kapitan Rigor, wala namang problema dahil sa City Council si Kapitan Rigor, kaya nang kakausap sila sa ating mga pag-awal dito sa San Nicolas. Pero sana po, yung mga iba-iba natin sector dito, sana Justice Raul, alam natin na ang hirap ng prosado ang ginagawa ng Mayor Vigo. Importante po talaga makita niya na sumusuporta po tayo, makita po niya na may mga suggestions tayo, makita po niya na kasama po niya tayong lahat sa mga pagbabago na nangyayari. Kaya muli po, sa Pasig Elementary School, magandang umaga po at mabuhay po ang Luzon sa lahat. Actually, kahapon, binadumating yung ABS-CBN. And then, gusto ko intervene. So, sabi ko naman, bukas ang ito si Congressman and then Mayor Vigo, pwede lang bukas. Hindi ko maya, kasi sa si Yusef ay gusto daw makalan. So, siya pa rin pasalong lahat. And, of course, I introduced to them the instructional design of Pasig Elementary School and hopefully, all the other firstly, let me extend my sincerest thanks to all our powerhouse guests from SDO officials led by Ma'am Eva Lulu Concepcion Agustin, Dr. Rivera, na aming dalawang chief na masipag, Dr. Manny Laguerta and Dr. Victor Avena, at syempre ang aking mga supportive na EPS and PSDS of SDO Pasig, my 117 teachers of Pasig Elementary School, my teaching program, ang aking very supportive, Kapitan Vigor Enriquez, at sa Malinaw, sa ating Carlito, CEO, thank you very much, and of course our
pamilya ni Mira. Our late Habito Salonga, and other stakeholders, aking alumni, PTA, and of course from the DPWH, no? And syempre, ang ating dalawang bida dito sa Pasig, without their partnership. Nga, ang Pasig. Pero ngayon nakita natin, servisyo sa to talaga. Mayor Nico Soto! Now, of course, this is another blessing, another milestone for Pasig Elementary School, having this building. Sabi ni na Sir BJ, ni Sir Manny, hindi raw nila ma-imagine ano ba yung nandito dito. Actually, this is dulayan sa paralan. Dulayan sa paralan dati. We have a dome-shaped plots here, no? Na talaga ginagastos na paralan. Kaya kami palagi nananalo hanggang sa national sa GPP. And dito, yung ating dilapidated structure. Spring, may anyang grassy sa likod yan, masupat talaga. And this is inundated every time it rains. No? Palagi sa mga baha. Pero now, nakakagulat, this is really amazing. No? Imagine, wala pang 1 year na itayo itong building. For the opening of classes. So this building will now accommodate our kinder classes. Dito po sa ibaba. Hindi na sila sasalo doon sa grade 1. So entire floor of that building will now be grade 1. The second floor will be our new SBM Center. Siyempre naman. We are now level 3 ang SBM ng Pasig LM. Kaya ito ang katuparan. Kailangan namin mag-improve ang SBM. And of course, this is very important when it comes to data management. Kaya kailangan namin baguhin. And multi-purpose hall, napaka-convenient. Sabi ko, napapag-scouting natin, ano? Ando na kami sa lahat. Ando na kami. So, thank you very much, Congressman. Mayor Pico, sabi ko siya, bahala sa laman. Bahala ka sa laman. And I would like to take this opportunity of course to thank Mayor Pico for the support for all graduating students of elementary and secondary. Libre po lahat ang pati pagkain ng magulang. At isa pa nga pala, si Congressman, isi-share ko lang ito sa family ni late Vito Salonga. When I told him that this will be named after Vito Salonga, nakunapit pa ko talaga ang kanyang appreciation. Namalaman niya na ipapangalan kay late. Senator. Kasi nga, he was thinking also, yun yung sinabi ni Mayor Pico, na we do away with naming with the building under politician. And we agree on that. At isa pa, hindi lang niya sinisipat ang paralan. Natanong din niya yung Pasig City Light. At doon, he is already envisioning, no, transforming that structure, that building, to a sort of museum. Palakpakan naman natin, napakagandang project yan. So, lahat sa mga plancha ng luma, padadala natin kay Congressman yan. Andiyan po ang ating mga supervisor ng his ng Alalim Panlipunan. Ayan po yan, sila po nakakaalam ng history. So, nag-uumapaw po ang aming kaligayahan dito sa Pasig LM sa napakagandang building na pinagkaloob sa amin. At talagang makakatulong, lalo na sa opening of classes where we will adopt blended learning and face-to-face classes. So again, thank you very much sa inyong lahat sa pag-iisa sa amin ng tagumpay ngayong araw. Morning, sir. Sa ama namin, sa
We are now witnessing the turnover of symbolic team. A warm of applause, everybody. Thank you, everyone.